Ito na po ang development ng aking project, yung renovation ng aking bahay. O sa ngayon, andito na sila nang gumagawa na ng form ng beam. So, preparasyon na yun para sa slab. Ito namang ginagawa nila. Pini-precise nila yung profile ng steel deck. Kaya, yun ang ginagawa nila. Walang in-cap kasi. So, instead na may in-cap sana, pero parang walang available. Yun na lang. Ginawa nila lang paraan. Tapos, sinabay nila lang doon sa form sa beam, kaya may korte siya doon na parang ano siya, ma-precise doon siya sa profile ng groove sa steel deck, kaya medyo mabusisi yung ginagawa nila. Kaya yung plywood na ginagamit, 1/2 inch yung kapal niyan, ordinary lang. Mas maganda yung medyo makapal-kapal dahil diretso siya, maiwasan yung mga unnecessary na korte niya, yung mulundo kasi, dahil pag mabuhusan na ng simento yon tapos sisiksikin, mabigat yon tapos mabasa yung tubig, medyo manipis yung plywood, medyo lulundo konti o medyo rin may makasip konti sa mga kahoy, sa mga bracing niya dahil ano, medyo matibay na siya. Yung project nito, nag-umpisa to October. So, mahirap kasi sa renovation dahil doon yung existing structure, tapos i-modify mo, may dadagdag, may titibagin. So medyo matagal-tagal. Yung sa Kibali pundasyon niya, nakapaglagay ako ng 11 poste sa labas. Tapos sa loob, nakapagdagdag ako ng 3 poste para doon sa support dahil ang bigat na ng kung konkreto yung pangalawang palapag, so medyo nagdagdag ako ng 3 poste. So lahat-lahat na poste nito na bago is 14 na poste. Kaya medyo natagalan na to. Simula ng October, pinagawa ko mga 1 buwan pundasyon. Yung labor cost at saka yung materialis kulang-kulang 200 yung naubos, nasa mga 180 yan. Tapos umpisan ulit February 15 hanggang sa ngayong April 19, yung materialis at saka labor nito umabot na ng kulang-kulang na 400 yung mga labor or materials simula nung binalikan itong trabaho. So simula sa umpisa hanggang sa ganitong sitwasyon umabot na to ng 500 plus yung materialis at saka labor. Medyo matagal-tagal, baka ngayong ngayong buwan, 2 linggo na lang, baka makapag na sila, makapagbuhos na ng simento. Dahil ito lang talaga yung medyo mabusisi yung gawa ng slab dahil support niya, framing din sa slab niya, medyo
gastos dahil yung pagtrabaho hindi madali. So kailangan talaga yung mababang panahon. Lalo na yung pagkasintada dito sa mga rentos with bars niya sa Venus. Nakaimportante ngayon yung dadala ng bigat sa slab. Yun ang mag-distribute ng weight niya pupunta dun sa mga poste. So kailangan talaga na ano, mabusising pag ilagay ng mga bakal, reinforcement niya. Medyo makapal-kapal konti yung bakal. Medyo mahirap talaga pagkabit. So, matakaw sa ano? Matakaw sa labor cost. Itong paggawa ng konkreto. Dahil hindi mo naman okay lang pag ano, nasa ground lang ka magbuhos. Wala ka ng support na kinakailangan, pero dito sa pangalawa ng palapag, kailangan na talaga yung extend mo yung force kikan sa galing sa ground papunta din sa istruktura ng gagawin mo. So, ang daming kahoy na ginagamit. Ginagamit yung mga kahoy dito is kukulamber. Ang dami na itong mga kahoy dito. Daan piraso na to. So, umabot na to sa mga lampas na to, mga malandin na piraso na kahoy. Pako. So, ang daming ano. Dito lang sa mga materialis sa purma niya. Medyo matakaw rin. Kaya nga. Saka isa pa yung presyo ng bakal. Pag-lacture, hindi naman steady yung presyo ng bakal. Minsan, magka-diferensya ng 10 pesos. Bawat isa. Malaki-laki ng halaga yun. Sana, okay lang pag bumili ng isang piraso. 10 pesos diferensya. Eh, dahan-dahan yung piraso yung binibili. So, malaking bagay din yun. Sana, hindi naman ano, hindi naman mag-fluctuate pataas. Okay lang mag-fluctuate siya pababa. Talaga mga ano, paggawa ng ano, bahay, mas magastos. Pero wala tayong choice. Yan tayo titira. Saka ano yun, okay lang sana pag medyo malapad yung lote dahil mag-expand ng horizontal, hindi masyado magastos. So dito, konti lang yung espasyo ng lote. So wala ng choice, mag-expand dun sa gilid. So pataas na lang. So hanggang dito lang muna sa susunod na video ko. Kabangan. Salamat.